Hi guys, welcome back to my channel. This is Merlina from Merlina's Kitchenette. And for today's episode, best for mga new mommies na nag-aaral matutong magluto. So easy, so delicious. So stay with me, let's start cooking. Para sa ating mga ingredients, so simple, we have the pork, calamansi or lemon, soy sauce, and then yung ating pang side dish, potatoes or sweet potatoes. Make sure na malinis na yung ating baboy o yung ating pork belly bago natin siya i-seasoned with soy sauce and calamansi, or kung wala naman, lemon, pwede na. Ibabad natin to for around 30 or more than an hour para talagang mas masarap yung ating marinated pork. Seasoned with soy sauce and calamansi and pepper. Don't forget to get rid of the mga buto or the seeds dahil mapait yan. So tanggalin natin bago natin ito i-marinate for 30 minutes or more than an hour. So napili kong side dish itong ating sweet potato. So standby muna. And then pag ready na yung ating marinated pork, pwede na tayong mag-start ng frying. Then yung oil na yan, yan din yung ating gagamitin mamaya para doon sa ating onion, para talagang at least may lasa na agad yung ating oil dahil dito na natin naprito yung ating pork belly. Then while we are waiting para dun sa ating pork to cook, i-ready na natin itong ating sweet potato for frying din. Pero kung pwede doon na sa inyong mga non-stick na mga frying pan, or yung inyong regular pan, pwede din yon. Basta konting oil lang para at least hindi naman mag-absorb ng madaming oil itong ating sweet potatoes o yung inyong mga patatas. Make sure na naka-medium heat lang yung ating pan doon sa ating pinipritong baboy para at least hindi tumigas yung ating baboy, kasi pag malakas, madaling titigas yung ating pork. So, in a medium heat, mga kakusina. Now, let's still continue yung ating iba pang sangkap, katulad nitong ating onions. Yan, in a circle pattern lang yung gamitin nating pag-slice dito sa ating onion para magkaroon tayo ng onion rings. Best recipe ito dun sa mga maming nagpapasikat sa kanilang mga asawa dahil masarap talaga and easy to make itong ating recipe na ito. Pag natikman ni Mister, feeling talagang magaling magluto. But the truth is, nasa marinate yung ating sarap ng ating pork o ng ating meat. Okay, so balikan natin yung ating isang kawali. Nagsalang pa tayo ng isang kawali para dito sa ating potato, yung sweet potato natin, side dish, instead of rice. Baka naman pwedeng mag-umit tayo ng rice this time and then gamitin natin alternative itong ating sweet potatoes. So, kung bago ka lang at napadaan sa channel ko, please don't forget to click the bell down below so you will be notified every time we have a new upload. Please hit the bell so you won't miss a thing. So, on another pan, start na tayo dito sa ating recipe. Kumuha tayo ng oil from the frying ng ating pork belly. Ayan, and then lagyan na natin right away yung ating sliced onions, yung ating onion rings. Then yung mga bigger part ng ating onion rings, i-set aside natin para for later dun sa ating plating.
And then, luto na rin yung ating sweet potatoes on the side. Ayan. Itira natin yung mga maliliit na portion para mag-mix up siya doon sa pag-saute natin later nitong ating recipe. Pork steak with sweet potatoes. Okay, so i-add in na natin yung ating na-fry na pork belly. Lagay na natin dyan on top doon sa ating mga onion, sliced onions. Ayan. And then, i-ready natin yung natira nating pinagbabaran. Ayan, yung soy sauce with calamansi. Ayan, bango. May natira pa yata isang buto. And then, dagdagan natin ng konting water para naman hindi ganun kaalat yung ating soy sauce galing sa pinag-marinate ng ating pork belly. Then, let it simmer for around 5 minutes and then presto, luto na yung ating pork belly with soy sauce and calamansi. Sarap, ang bango mga kakusina. For sure, ito yung inyong gagawing ulam for tomorrow. Bagong sweldo, so pwede nang magpasikat si Mrs. sa ulam na pork steak with sweet potatoes on the side. And then, para naman mas maging appetizing, i-plating na natin to dun sa ating isang plate na medyo malaki. And then, ilagay na natin yung ating pork. And then, yung ating onion rings. And then, of course, yung ating sabaw na masarap sa ating mainit na rice. Getting ready na for Tiki Man portion si Marlinas. So please comment down below to earn another 50 heart points. Tiyak ako, ang dami nyo ng points. So watch out para dun sa ating new catalog ng mga freebies to exchange for your heart points. So aside sa sweet potatoes, ano pa yung pwede nyong gawing alternative dito sa ating rice? Kung ayaw nyong mag-rice, ano pa kaya yung pwede nating ipalit sa rice? But ako, unfortunately, nako, hindi pwedeng walang rice. Pasensya na, talagang I cannot resist the rice, especially with the pork. This is my favorite. So this is it. So, just to give you a recap para doon sa ating mga heart points, sa every 1 heart na inyong magigain is equivalent to 50 heart points. So, meron tayong mga items na 800 points. So, that is equivalent to 8 uploads, 8 comments, 8 likes, and then 8 na hearts. So, kung meron kayong 8 hearts, point, imumultiply nyo yan sa 50 and then you got 8 times 50 equals 400 points. So, kung ang items natin is equivalent to 800 points, so meaning you need to earn 16 points multiplied by 50 heart points equals to 800 points. So, for sure, marami na kayong pwedeng ipalit like yung ating March na promo giveaways, yung ating water bottle. Ayan. And then, this time, meron na tayong mga pang-makeup at saka yung ating stationaries, pencil case, notebooks. So, just keep on keeping and gaining your points dahil sooner, ilalabas na natin yung ating catalog for you to exchange. Hinintay lang natin dumating sa Pilipinas yung ating box. So, when you exchange, and nandiyan na sa Pilipinas. So, keep keeping your heart points, mga kakusina. And then, until next time, I hope nagustuhan nyo yung ating recipe for tonight. And please don't forget to hit like, comment down below, so I can give back your 50 heart points.
points. Until next time, bye! Ituloy ko lang yung pagkain, ang sarap kaya. Our recipe for tonight, pork steak with sweet potatoes. So easy, so yummy, so delicious.